tayo'y dinanakita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang huling yugto ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang luha. Masiyahan ka ba sa ginawa natin? Oo, kaya lang nag-aalala ako eh. Baka mabuntis ako. Problema ba yun? Anong ginagawa ng mga aborosyonis dyan? Ano? Ipapalaglag mo ang bata halimbawang mabuntis ako? E ano pa nga ba? Kaya gawin mo ng paraan para hindi ka mabuntis. Ah, okay. Sinabi mo eh. Ah, siya nga pala. Eh, ano bang kinahinatnan ng negosyong sinasabi mo? Ano kaya? Puntahan natin ngayon. Ang kulit mo talaga, no? Sinabi ko na sa'yo, next week ko pa makakausap ang mga kausap ko. Dahil busy sila. At saka na natin sila puntahan. Ang importante, yung gusali matapos ka agad. Hindi lang naman kasi ang mga kausap mong gusto kong malaman. Siyempre, kailangan ko rin malaman kung magkano na ba lahat ng nagagastos mo. At kung kailan ang target date ng pagsimula natin. Eh, hindi lang naman sa mga suppliers ang dapat nating pagtunan ng pansin eh. Madali na yan. Nakausap po na sila. Kaya, huwag mo nang problemahin yun. Eh, saan mo pala inilagay ang mga RTW goods na ibebenta natin? Ha? Oh, ba't ang tahimik ka? Saan mo inilagay ang mga RTW goods na ibebenta natin, sabi ko? Saan, Chantal? Mabuti naman at gising ka na. Ay, bakit walang laman ang ref? Eh, hindi pa po ako nakakapamalingki. Ano? Ilang araw ka na ba dito? Hindi ba't mayigit isang linggo ka nang naririto sa Maydila? Oo po. Eh, bakit walang pagkain? Eh, kasi nagpapadeliver lang po ako eh. Ano? Nagpapadeliver ka ng pagkain mo? Anak ko! Abay palibhasan, ang laki ng halaga ng ibinigay sa iyo ng mami mo, oh. Ang mabuti pa, ay magbihis ka na mamalingki ka. Bumili ka ng marami, para hindi ka nang balik sa palengke. O di, nabulukan tayo ng pagkain kung bibili ako ng marami. At bakit tayo mabubulukan? Eh, meron naman tayong ref. Eh, sira na po yung ref namin iniwanan namin dito, no? Ano? Ilang araw ka nang naririto? Hindi mo man lang naisip na bumili ng ref samantalang kailangan yon. Eh, asan po ang perang ibibili ko? Eh, baka may ekstrang pera kayo dyan. At tinapot, ngayon din ay pupunta ako sa mall at mamimili tayo ng mga gamit dito sa bahay. Pati nga po, gas ay wala eh. Pati gas ay wala? Eh, paano ka nabubuhay ng ilang araw kung wala kang kinakain? Eh, kumakain ako siyempre. Kaya nga po, binigyan niyo ako ng pera para makabili ako ng pagkain at ref. Abat, hindi ba't kasasabi ko lamang sa'yo na naisnatch yung bag ko? Eh, pera mo muna ang ibili mo. Huwag kang mag-alala. Pag ipinadala ng mami mo ang pensyon ko, ay babayaran kita kaagad. Eh, wala nga rin akong pera, Lola eh. Eh, ba't ba ang kulit-kulit ninyo? Wala kang pera ah. Eh, ang laki-laki ng halaga na ibinigay sa'yo ng mami mo. Eh, sasabihin mo, wala kang pera. Ay, nako, huwag ka ngang magsinungaling dahil hindi kita paniniwalaan. Napatawag ka. Anong balita? Magkita tayo sa restaurant kung saan tayo madalas kumain. Bakit? Dumating na ba ang mga suppliers na kausap mo? Oo. Kaya dalian mo dahil nagmamadali yung mga kausap ko. Ano?
Eh, pinakahihintay natin sila tapos ngayong dumating eh. Nag-a-approve pa? Tama na nga yung daldal mo. Dalyan muna at pupunta na tayo doon ngayon din. Mabuti na lamang at tumating kagad ang mga suppliers ng mga ibibenta kong branded goods. Oh, nagre-ring ang phone ko. Ano bang bilhin naman to? Nasa daan na nga ako, tumatawag pa. Oh, sweetheart, malapit na ako sa restaurant. Ano? Nag-iba ng location? Eh, saan naman yan? Ha? Sa gusaling pagbebenta natin ng mga goods? Ganun ba? Oh, sige. Dediretso na ako sa gusaling pinapagawa natin. Tama kayang address na binigay sa akin ni Bella. Squatters area itong kinaruroonan ko ah. Joey! Bosing ni Bella yun. Oh, kanina ka pa ba? Mga 2 minuto siguro. Teka, dito nga ba ang sinasabi mong pinagtayo ng gusali? Oo, nakamura kasi ako eh. Pero bakit dito? Squatters area ito ah. Eh, paano tayo magtitinda ng mga imported na RTW dito? Akong bahala. Madidispose ko lahat ang mga RTW natin. At para mawala yung stress mo, ay may ipapakita ko sa'yo. Natitiyak ko na matutuwa ka dahil sulit ang pera mo dito. Ito na ba ang mga goods na ibebenta natin? Oo. At nasisiguro ko, nakikita tayo ng malaki dito. Sweetheart, ano mga to? Bakit ganito? Hindi naman bagong mga to ah. Mga lumang damit ito. Yan na nga ang uso ngayon eh. Mabili ang mga yan. Kikita tayo ng malaki dyan. Mga okay-okay ang mga yan. Eh, pero ang usapan natin bago na mga RTW at hindi luma. Tsaka branded goods ang sinasabi kong ibebenta natin. Eh bakit lumang damit ang kinuha mo? Ang laki-laki ng halagang binigay ko sa'yo. Tapos mga okay-okay lang ang bili mo. Niloloko mo yata ako eh. Hindi kita niloloko. Dahil malaking halaga talaga ang presyo ng negosyo natin. Huwag mo nga akong pinagloloko. Eh relax ka lang. Di mo pa nga nakakalkal eh. Ah, ito. Ito. Oh, nakita mo na ba? Ito yung masinasabi ko sa'yo. Tingnan mo. Eh, hindi naman branded goods ang mga to eh. Mukha nga tawas. Hindi ito tawas. Kundi mga droga ito. Ano? Mga droga? Oo. At dito tayo titiba, sweetheart. Isang buwan lang ay bawi na natin ang puhunan mo. Sinungaling ka! Hindi ako drugista! Hindi ako drug lord! Pero gusto mo ng malaking kita, hindi ba? Oo. Gusto ko ng malaking kita. Kaya nga halos kalahating milyon ang pinagkatiwala ko sa'yo eh. Pero malaki rin ang babalik na kita sa akin. Eh, bakit? Ano to? Bakit droga ang laman ng kaura to? Bakit siyandal? Eh dahil nga malaking kitaan ito. Niloloko mo ko. Niloloko mo ko. Pwede ba? Makinig ka na muna. Ano pang pakikinggan ko sa'yo? Maliwanag na niloloko mo ko. Hindi ito ang negosyong gusto kong pasukin. Mga branded goods ang gusto ko. Hindi droga. Naintindihan mo? Hindi droga! Walang hi
yung sental yun. Niloko ako. Bukala ko yung makakapag-negosyon ako. Yung pala. Sa drug na lamang nilagay ang pera ko. Anong buhay naghihintay sa akin kung negosyong drug ang papasugin ko? Mabuti na lamang at natakot nang sinabi kong isusumbong ko sa pulis. Kung hindi, may babalik sa akin ang pera ko. At nangako naman na maibabalik niya kaagad. Sa bagay, maraming ang pera sa droga. Pero hindi ko masisik mura na droga ang maging negosyo ko. Teka, may fast food akong natatanaw. Kakain muna ako bago ko uwi ng bahay. Sigurado, wala na namang pagkain sa bahay. Dahil hindi pa ako nakakapamalengke. Ano po? Hindi pa po kayo nag-agahan at nananghalian? Ano pang kakainin ko? Hindi ka pa naman namamalengke. Bakit hindi ninyo niluto dyan yung binili kong sardinas at noodles sa tindahan? Wala ka na bang alam bilhin kundi sardinas at noodles? Nga ako kayong mamimili ng kakainin. Mabuti nga't may inuuwi pa akong pagkain natin eh. Apo, alam mo naman siguro ang ugali ko. Lahat ay kinakain ko. Pero wag naman ang paulit-ulit. Abay, sardinas na nung isang araw. Tapos noodles kagabi. At kaninang umaga, sardinas ulit at noodles. E tapos ngayong hapunan sardinas ulit. E nagtataka nga ako sa'yo, natitiis mong mag-ulam ng paulit-ulit na sardinas E samantalang noon masyado kang pihikan sa pagkain. Pasalamat na lang kayo dahil may nakakain pa tayo. Kumain na nga lang kayo. Magliriklamo pa kayo. Kung ganyang namimili kayo ng pagkain, mabuti pang bumalik na lamang kayo sa probinsya. Anong sinabi mo? Pinababalik mo ako ngayon sa probinsya? Kesa naman, reklamo na kayo ng reklamo. Mabuti nga, narito ka lang. Samantalang ko yun, dami-dami kong nilalakad. Ano bang nilalakad mo? Ano pa po, kundi yung negosyo ko. Hindi ko ba nabanggit ng mami ko sa inyo na gagamitin ko ang halagang yun para sa negosyo ko? Ay nabanggit. Pero hindi ibig sabihin na lahat ng halaga na ibinigay sa'yo ng mami mo ilalagay mo sa negosyo yan. Huwag mong sabihin sa akin na lahat ng ibinigay sa'yo ng mami mo para lamang sa negosyo mo. Ito na nga po sinasabi ko Ang pakikialam niyo ang kiniisinsan ko. Hoy, magpasalamat ka at nakikialam ako. Ang mami mo nga hindi ka pinapakialaman Yun nga ang gusto ko kay mami. Dahil hindi niya ako pinakikialaman. Samantalang kayo, mula nang dumating kayo dito sa bahay, wala na kayong ginawa, kundi ang sitahin ako. Ako na nga ang umaako ng obligasyon na dapat ay ikaw, pero tupang na pala ko. Kayo naman kasi, ilang beses ko ka na yung sinabi. Isa ka rin! Ang abutan lamang ng pera ang ginagawa mo. Nakakalimutan. Tama na ho, mama. Magkakasakit lamang kayo sa ginagawa ninyo. Pabayaan na lamang ninyo siya para humaba ang buhay ninyo. Isipin niyo kaming dalawa ni May. Ang mabuti pa, pumunta na kayo sa bangko ngayon at kunin na ninyo ang perang ipinadala ko sa inyo. Pero wag na ninyong sabihin kay Joey na may pera na kayo. Total, napakalaki ng perang binigay ko sa kanya. Hayaan ninyong ang perang binigay ko sa kanya ang ibili niya ng pagkain ninyong dalawa at hindi ang perang ipinadala ko para sa inyo.
Wala ka pa rin may babalik sa akin kahit ilang libo lang muna? Ay, wala pa nga eh. Bakit ba ang kulit mo? Kung gusto mo, ay bibigyan kita ng droga, ibenta mo. At sa'yo na yung mapagbebentahan mo. Bali yun na yung paunang bayad ko sa'yo. Ayoko nga inigosyong droga. Pwes, hintayin mo kung kailan kita mababayaran. Ano? Ako pa ngayon ang paghihintayin mo? Anong magagawa ko? Wala pa nga akong may bibigay sa'yo eh. Nasaan ang perang ibinigay ko sa'yo? Nasaan? Sweetheart naman eh, kalma ka lang. Huwag kang mag-alala. Sa susunod na linggo eh, magsisidatingan ang mga kasamahan ko sa droga. Silang magpapalaganap ng droga sa mga users. Mababayaran na kita. O, nanghiya ka. Niloko mo ko. Maluloko ka. Maluloko ka! Pwedeng magtagal na wala akong pera. Baka biglang dumating si Mami at hahanapin sa akin ng pera. Kailangan magkapera ako ng malaki. Pero paano? Anong gagawin ko? Nakakahalata na si Lola dahil paulit-ulit ang inuulam namin. Tama. Bakit hindi ko kagad naisip? Yun lamang tayong paraan para magkapera ako. Habang hinihintay ko na maibalik ang perang kinuha ni Chantal sa akin. Kailangan kumilos na ako. Lola? Lola? Ka ba naman, Apo? Oh, nagugulat ako sa'yo. Oh, yan. Namili ako ng karne at mga isda na kinasasabi ka ninyong kainin. Para naman tumigil na kayo sa karireklamo. Ay, hindi siya nagrireklamo ako, Apo. Tinatanong ko lang sa'yo kung bakit tila tinitipid mo ang sarili natin. Ang laki-laki ng halaga ng ibinigay ng mami mo sa'yo. Ito na nga, oh. Oh, ito na. Bumili na ako. Ang dami-dami mong pang sinasabi kasi. Alam mo, ikaw, matagal na ako nagpapasensya sa'yo. Maganda naman ang pagpapalaki sa'yo ng anak ko. Pero bakit ganyan ang ugali mo? Pwede ba, Lola? Hanggat may natitiri pa akong konting respeto sa'yo, itikom mo na yung bunganga mo. Iluto mo na nga yung mga ito. Nagugutom na ako. Kung nagugutom ka na, magluto ka ng sarili mong pagkain at huwag mo akong utusan. Aba, Lola. Baka nakakalimutan mo. Pera ko ang ginastos ko at wala kang pera dito. Kung inuutusan man kita, ay dahil wala kang kontribusyon sa pagkain to. Kahit ang serbisyo mo ang ibahagi mo. Hoy, Joe, eh! Wala kang pera ni isang kusing dito. Dahil ang perang ginagastos mo ay perang pinagpaguran ng anak ko. Naintindihan mo? Ng anak ko! Ano? Ibininta mo ang bahay na ito na pinaghirapan ng anak ko? Pwede ba, Lola? Huwag na kayong magdrama. Hindi bagay sa inyo. Saan nagkulang ang anak ko sa'yo, ha? Saan? Bakit ganito ang iginanti mo sa kanya? Kung magdadrama ka, eh kinamamit kay May na lang. Huwag ako. Dahil wala na akong oras sa mga ganyang drama. Ang mabuti pa, mag-impake na lang kayo at bumalik na kayo ng probinsya. At bakit ako babalik ng probinsya? Eh, dahil iba na nga ang titira sa bahay na to. Dahil bininta mo? Oh, alam niyo na pala eh. Ano pang ginagawa ninyo? Mag-impake na kahit umuwi na kayo ng probinsya. Ikaw lang ang mag-impake. Dahil hindi ako aalis sa bahay na ito. Bahala ka. Kakalad ka nang palabas sa bahay na ito nang bagong may-ari ng bahay. Napakawalang hiya mo. Kahit kailan.
ay hindi ko naisip na lalaki kang ganito. Kahit sa kabila ng kaalaman kong hindi ka kadugo ng anak ko! Anong sinabi mo? Hindi ako kadugo ng anak mo? Anong ibig mong sabihin? Hindi pa ba malinaw ang sinabi ko? Hindi ka kadugo ng anak ko dahil ampun ka lang! At dangan rin lamang na binenta mo ang bahay na ito. Umalis ka na dahil ako na ang nagmamay-ari ng bahay na ito! Matutong magpasalamat at pahalagahan ang pangaral at pagtuturo ng ating mamahal sa buhay. Dahil kung mayroong mang tunay na nagmamalasakit sa atin, ay walang iba kundi ang mga magulang. Mga giliw naming tagapakinig, diyan na po nagtatapos ang kasaysayang itinampok namin sa linggong ito. Dito sa ating tulang, Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Madikdang, Robert D. Guzman, Yun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert D. Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Kay sarap ng ating suyuan, lagi kong natatandaan, maligayang araw nating nagdaan, pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang. Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong